To you, Lord Jesus Christ. Good evening. May God's blessing be upon you always and upon your loved ones. Memorial of Charles Luanga and his companions. Martyr, shed blood for Christ. That is why the stole is always red when we celebrate memorial for martyrs. And we remember what Tertullian said, sanguis martyrum semina ecclesiae. The blood of martyrs is the seed of the church. Parang tinutubigan niya, parang ini-irrigate niya ang simbahan kapag may nag buwis ng buhay dahil sa kanilang pananampalataya. At ganyan na ang kasaysayan ng simbahan. First reading, simula na ang persecution kay Paul. This will end. Tapos siyang itapon sa dagat, tapos siyang hagupitin ng maraming beses, tapos siyang batuhin na kamuntik na siyang mamatay. St. Paul will be sent to Rome and he will be beheaded near the generalate of the Society of the Divine Word, yung SBD, walking distance, doon pinugutan ng ulo si San Pablo. So 2,000 years. Simula pa kay St. Paul until St. Peter in the Gospel today, the Lord said, he said this, signifying by what kind of death he would glorify God. So ganito ang kwento. Sa Via Appia, Appian Boulevard, sa Rome, there is a small chapel. Quo Vadis Chapel. Ang ibig sabihin sa Latin, saan ka pupunta? Kapilya ng saan ka pupunta? Dahil may kwento na pumunta si Peter sa Rome. So ang dami na ng mga Kristiyano na paranoid ngayon yung mga emperador. Pinagpapatay lahat yung mga Kristiyano, pinakain sa leon, pinupugutan ng ulo, sinusunog. Kaya lumikas yung iba, kasama si St. Peter, doon sila nagdaan sa Via Appia. Tapos, nakita ni St. Peter, pabalik sa Roma daw yung Panginoon, dala-dala ang cross. Kaya sabi ni St. Peter, Quo Vadis Domine? Saan ka pupunta, Panginoon? Sabi daw ng Panginoon, babalik ako sa Roma para doon ipako uli ako sa krus. Napaiyak si San Pedro daw, bumalik sa Roma, inaresto ng mga sundalo ng emperador, pinako sa krus. Kaya lang, sabi niya, hindi ako karapat-dapat na ipako sa krus kagaya ng Panginoong Hesus. Kaya siya pabaliktad na ipinako sa krus. Kung saan ngayon yung Vatican, yung napakagandang simbahan, napakalaki. Sa ilalim niyan, diyan, pinako sa krus, napatiwarik si San Pedro. Sobra na sigurong bawiin nung tatlong beses niyang pagtaksil. He betrayed the Lord 3 times. Sabi ni Jesus, I say to you, before the cock crows twice, you will betray me 3 times. So tatlong beses tumilaok yung tandang, tatlong beses din nagsabi si St. Peter, hindi ko kilala. Denied the Lord 3 times. So in the Gospel today, Jesus asked him,
Three times. Simon, son of John, do you love me more than this? And when Peter said, yes, Lord, you know that I love you. Three times also, Saint Peter was told by the Lord, feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep. Pangalagaan mo iyang simbahan sapagkat ikaw, si Pedro, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Hanggang ngayon, 2,000 taon mahigit, narito pa rin tayo, naniniwala tayo. So, ang dasal natin ngayon sa misang ito, pagkatapos sagutin ni San Pedro ang Panginoon three times, yes, Lord, you know that I love you. Pagkatapos siyang sabihan, feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep. Sinabihan siya ng Panginoon, follow me. Be my disciple. Share my mission. Share my life. Share my destiny also. To be a witness. To be the first martyr. Kayo rin, maging martyr kayo. Kaya lahat ng mga apostles, according to tradition, were martyred, shed blood, to give witness to the truth of their proclamation. Kaya tayo, sinasabihan din ng Panginoon, follow me. Be my disciple. Let my life be your life. Let my mission be your mission to proclaim the kingdom of God. So may isang saint, sabi niya, tatlong beses din magko-converts sa kanyang prayer. Sabi niya, Lord, three things I pray. To know you more, to see you more clearly, love you more dearly, follow you more closely. Nagko-converts po yung tatlo. Magkaugnay po yung tatlo. You have to know Christ. You have to know God to love Him. To know Him is to love Him. And if you love Him, you should follow Him, like the Gospel says today. See you more clearly. Mas malalim na pagkilala sa Diyos. Love you more dearly. Mas mamahalin mo ang Panginoon with your life, with your strength, with your mind, with your whole being. And third, follow the Lord more closely. So that's what we pray during this Mass today. Following all the readings, remembering the blood that St. Charles Luanga and his companions shed in Africa. We pray today that we too may see the Lord more clearly, love Him more dearly, follow Him more closely, so that His life will become our life and His mission will become our mission as we follow Him towards His destiny and give witness to the truth of our faith in the face of never-ending wars in Ukraine and Syria and all over the world. People are suffering. That is the context of our witnessing, of our being martyrs, of proclaiming the truth of what we believe in. See the Lord more clearly. Love the Lord more dearly. Follow the Lord more closely.